Hello mga katigstugan! So andito nga pala ang aking best kong tawagin, may OJT buddy. Mag-classmate pa lang kami noon, medyo close na kami, pero nung tumagal, nung nag-OJT na kami, mas lalo kami naging close nitong si Rose. Grabe yung pinagdaanan namin itong babae ito. Maraming masayang nangyari, pero puro kalokohan din. Ganon, naalala ko rin talaga. Mating din sa point na habang nasa school kami nag-OJT, nagkaroon kami ng hindi magandang ugnayan nito. Yung parang nagkatampuan kami ganun. Pero, naging okay din naman agad kami nun. Totoo nga yung sinasabi nila na kailangan magkakaroon talaga kayo ng tampuhan. Parang sa mag-asawa lang, kapag nagtatampuhan kayo at nagkakayos kayo, mas lalong tumatatag yung samahan nyo. Diba? Ganun na doon yung nangyari sa amin ito ni Rose. After OJT sa school, nag-OJT naman kami sa headquarters. At lalo kaming naging close dahil iisang department yung napuntahan namin sa women's desk. Magkaiba yung ugali namin, oo. Pero may mga pagkakatulad din and nagkakasundo talaga kami nito. Even sa mga worst moment, talaga naman, nagkakasundo kami nitong best ko na to. Since sa iisang department nga kami, lagi talaga kayong magkasama mula umaga hanggang pag-out namin. Kaya naman, doon namin mas nakilala yung isa't isa. Kaya kung gusto nyo malaman yung mga kasalanan ko sa buhay, si Rose ang tanungin nyo. Kung sasabihin niya, Rosa, yung mga secret natin. For today's video nga, siya muna yung aking ipofront sa inyo. Diba napakaputi niyan? Nagmukha talaga akong negro sa babaeng yan. Ay naku Rose, ang puti-puti mo talaga. Sabi, mula anit hanggang talampakan, maputi talaga yan. Single yan, baka gusto nyong binenta. Charis lang. Huwag ka mag-alala, bes, kwento ko to. Ikukwento kita, pero hindi kita sisiraan, promise. Held ako sa kanya ng 2 years, kaya mas maraming advice yung binibigay ko sa kanya. Kasi mas marami naman kasi akong experience kasi sa kanya. Buti na nga lang at si Marta, ayan at sa play pinaglalaro lang. After nga pre ng OJT namin sa headquarters, after nun naghiwalay na kami. So hindi na kami masyadong nakikita. Kaya medyo nagkaroon ng gap dun sa aming samahan. Bukod kasi sa akin at sa kanya, syempre may mga iba-iba rin kaming mga tropa. Ang pagkakaibigan talaga, hindi na may nakikita sa kung lagi kayong magkasama or lagi kayong nagkokontakan. Basta alam niyo sa isa't isa na magkaibigan kayo at hindi magbabago yun. Ay grabe, inabot na kami ng ilang oras sa pag-uusap. Ang dami namin kwentong walang kwenta. Charis! Punta naman sila dito last year kasama si Micah, si Ira at si Jaylene. And after 1 year, siya na lang yung nakabalik. Si Jaylene kasi nagpulis na. Si Ira, pulis talaga yun, so busy siya. Then si Micah naman, busy rin sa work. Alam ko, yun yung mga reasons nila. Buti nga at napadalaw dito sa akin si Rose. Layo-layo ko na kasi talaga sa mga tropa. From Pasig to Laguna ba naman, di ba? Saka syempre, habang tumatanda yung mga tao, mas nagiging busy sa kanilang buhay. Merong nag-asawa na, merong busy sa karir niya, merong busy sa business, ganon. Bilang na lang talaga yung mga single, katulad itong si Rose. Nag-advise nga ako sa kanya na bago siya mag-asawa, kailangan enjoyin niya muna yung buhay dalaga. Dahil at least, pag nabuntis siya or nasa bahay lang siya, at least nagawa niya na o nagsawa na siya sa pagiging buhay dalaga, di ba? Nasabi ko rin sa kanya yun kasi nangihingi rin siya ng advice sa akin. Sa magkakaibigan talaga, kapag yung isa nag-asawa na, mahirap na talagang hagilapin. Katulad ko, napalayo ko sa kanila. Kung yung iba, nagsama-sama pa, nakikita-kita pa, syempre ayun, mga magkakalapit kasi. Samantalang ako, dahil malayo sila, ayun, at ako rin laging absent. Ayan, buti nga naglaro-laro muna sila ni Rose at saka ng inaanak niya si Marta. At dahil sa dami na yung pinagkwentuhan, ayan, at nagutom kami. Kumain kami ng mga sweets. Habang nilalaro niya itong si Marta, kaya lang, ayaw sa kanya makipag-appear. Pero later on naman, nakapaglaro rin sa kanya si Marta. Hindi talaga ako makapaniwala na pinuntahan ako dito ni Rose. Kasi ba naman, ang tagal niya na sinasabi na pupuntahan niya ako, pero ngayon lang natupad. Ang sinasabi niya kasi sa akin, surprise daw. So walang exact na date kung kailan. So nagulat talaga ako nung sinabi niyang malapit na siya. Ay nako, Rose. Totoo talaga yung kasabihan na kapag pinlano, hindi natutuloy. Pag hindi mo pinlano, yun ang mas natutuloy. Kasi yung mga iba kong tropa, laging sinasabi na pupunta dito, pero hindi lagi natutuloy kasi pinaplano nga. Tapos laging growing, sabihin namin mag-swimming kami, tapos hindi pa rin natutuloy. At dahil hindi nga naka-atin itong si Rose sa birthday at binyag ni Marta, ayan, at nagbigay siya ng gift for Marta. Gusto naman ni baby. O siya, hanggang dito na lang. Thank you best sa pagbisita. Bye!